Magandang buhay mga bata! Ang galing-galing, alam na ang sasagot kay teacher. Lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami kasama ng aming mga magulang at kapwa mag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta? Kayo ba ay masaya at nagagalak sa araw na to? Halika, ating awitin ang kamusta, kamusta, kamusta. Kamusta, kamusta, kamusta. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa. Masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la. 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 Kung kahapon ay araw ng Martes, ano naman kaya ang araw natin ngayon? Alam niyo ba kung anong araw tayo ngayon, mga bata? Tama! Ngayon ay araw ng Miyerkules. Ating kantahin o awitin ang 7 Araw sa 1 Linggo. Handa na ba? Halika at tayo'y magkanta. Pito, 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 pito. Ang araw sa loob ng 1 Linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Narito muli, itatanong ni teacher kung ano nga ba ang panahon sa labas ng inyong bahay. Sa mga nakaraang araw, mukhang napakalamig at umuulan. Ano kaya ang panahon natin ngayon? Ngayon ba ay maaraw? Maulan? Mahangin o maulap sa labas? Tara, ating awitin ang uri ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Eskwelahan. Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Ating gagawin para sa araw na to? Mukhang handang-handa na nga bago natin simulan ang ating gagawin at pag-aaralan para sa araw na to. Maaari bang itanong muli ni teacher kung ano ang napag-aralan at ginawa natin kahapon? Natatandaan pa ba kung ano ang ginawa natin? Ang galing-galing kahapon na pag-aralan natin ang inyong kaarawan. Gumuhit kayo ng
cake o birthday cake at gumuhit din ng kandila na nakabatay kung ilang taong gulang na kayo. At ano pa? Gumawa kayo ng birthday cake design. Galing! Gamit ang clay. Ngayon naman, merong ipapanood sa inyo si teacher at ipaparinig. Makinig ng mabuti upang makita natin at bakit nga ba ipinatugtog at ipinapanood ni teacher sa inyo. Handa na ba mga bata? Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga Banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad ko'y lagi ang kalayaan. Sigat ko si Rizal noo'y nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad ko'y lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga Banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Napakaganda ng kanta, di ba? Kung narinig nyo ng mabuti o narinig nyo ng maayos, napakaganda ng mensahe ng kanta ating napakinggan. Ano nga ba ang pamagat nung kanta o nung narinig nating kanta na ipinarinig sa inyo ni teacher? Tama, ako'y isang Pinoy. Bakit nga ba yun ang pamagat o bakit nga ba ipinarinig ni teacher sa inyo ang kantang yun? Ang kantang yon ay isang awitin na nagsasabi na kayo ay or tayo ay isang Pilipino. Bakit nga ba tayo tinawag na Pilipino? At ano nga ba o sino nga ba ang mga Pilipino? Mga bata, laging tatandaan, tayo ay Pilipino kasi tayo ay nakatira sa bansang Pilipinas. Ang tawag sa atin, ang mga taong nakatira sa Pilipinas, tawag sa kanila ay mga Pilipino. Babae o lalaki ka man, ikaw ay isang Pilipino at laging maging masaya at proud na ikaw ay isang Pilipino. Kamusta mga bata? Oras na para sa kwento natin ngayong araw na ito. Handa na ba kayo? Tara, makinig sa kwento ko. Sa ating kwento ay may maririnig kayong mga salita na maaaring hindi ninyo alam ang kahulugan. Kaya alamin natin ang mga ito. Una, gulang. Bilang ng taon mula pa nung ipinanganak ang isang tao.
Pangalawa, mekaniko. Isang tao na may kaalaman at sumusuri ng mga sasakyan panlupa. Sumunod naman ay madrasa. Ito ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay paaralan. Ito rin ay pagtuturo ng letra at salitang Arabic. At ang panghuli ay marawi. Ito ay isang lugar sa Mindanao. O, handa na ba kayo? Buksan ang mata, buksan ang mga tenga, at umupo tayo ng maayos. Ano ang iyong pangalan? Ilang taong gulang ka na? Saan ka nag-aaral? Kilalanin natin ang bida sa ating kwento ngayon. Ako si Ada, kwento ni Marites R. Santiago at guhit ni Emmanuel Luis G. Frias. Ako si Ada Ashmia. Ako si Ada. Isa akong batang babae. Ako si Ada, 5 taong gulang. Ako si Ada, anak ni Ali Ashmia. Ang aking ama ay isang mekaniko. Ako si Ada, anak ni Aini Ashmia. Ang aking ina ay isang guro ng madrasa. Ipinanganak ako sa Marawi. Ako ay may 2 kapatid. Siya ay si Kuya Asnor. Siya si Asmira, ang aking bunsong kapatid. Ako si Ada, nag-aaral sa mababang paaralan ng Holy Spirit. Ikaw, saan ka nag-aaral? Kami ay nakatira sa Barangay Holy Spirit. Nais ko lang ng kalaro. Nais kong maglaro. Habulan tayo. Taguan tayo. Gusto ko lang maging masaya at laging nakatawa. Dito nagtatapos ang kwentong Ako si Ada. Oh, nagustuhan mo ba ang kwento? At dahil nakinig ka sa kwento natin ngayon, bigyan ng palakpak ang iyong sarili. Hanggang sa susunod na kwento, paalam! Si nanay, si tatay, si ate at si kuya at si puso. Sila ang mga pamilya ay nakatira sa isang barangay. Maari iba sa inyo nakatira sa barangay sa Tatesita, barangay Barangay Malabanyas, Barangay Agapito del Rosario, o iba't-ibang barangay. Naman, ang inyong barangay o ang ating mga barangay ay kabilang sa isang lungsod. Ano ba ang lungsod natin dito? Ang pangalan ng ating lungsod ay Lungsod ng Angeles City. Maari bang ulitin ang pangalan o ang ating lungsod? Magaling, lungsod na Angeles City. At pagkatapos malaman kung saan barangay at lungsod kayo nakatira, para sa inyong gawain, kumuha ng malinis na papel at lapis at pangkulay. Maaari kayong magpatulong kung nahihirapan sa pagsulat o pagguhit. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid upang makaguhit ng inyong bahay o tahanan kung saan kayo nakatira. Kagaya ng larawan na ipinikita ni teacher sa kwento ni Ada. Maaaring lagyan ng mapa. Maaaring iguhit ang bahay at mga karatig lugar kung saan kayo nakatira. Naiintindihan po ba?
at pagkatapos ng higuit, maaaring niyong isulat sa itaas ng papel ang barangay o lungsod kung saan kayo nakatira. Naiintindihan po ba? At kung mga bata at mga mahal naming mga magulang, pagkatapos ng araling ito, meron kayong sasagutan na learning activity sheets. Maaari kayong tulungan at gabayan ng inyong mga magulang. Narito ang mga gabay sa bawat gawain. Para sa araw na ito, ang ating gawain ay it's a match na makikita sa learning activity sheets. Kinakailangan na kagamitan, lapis, at ang sasagutan na learning activity sheets at pamamaraan, kulayan ang mas matangkad sa bawat pares na bata. At para sa pangalawang gawain, pagguhit ng kanilang tirahan o bahay, narito din ang kagamitan, lapis at activity sheet. Para sa paraan naman ng paggawa, tulungan ang bata sa pagguhit ng inyong tirahan. Para sa pangatlong gawain naman po, itanaw sa kwento ng ako si Ada, kagamitan, lapis at activity sheet. Paraan ng paggawa, balikan muli ang kwento, ako si Ada. Maraming salamat po sa paggabay at suporta sa inyong mga anak.